yung mensahe ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, malapit na matapos ang paghihirap. Nasa akin ang kayamanan. God sa iyo, the Lord, mga kapatid. Hindi ko po mapigilan, mga kapatid. Nakakagalak dahil this is the last days, mga kapatid. Just remember the author and the finisher of our faith, no other than Jesus. At siya po ang gumikha po sa atin, mga kapatid. Amen. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Salamat sa yung kanyang pag-ibig, yung formula, yung umapoy na parang hinilaban po ako, mga kapatid, ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya sa aking karawan na ito, salamat sa Diyos. Muli, mga kapatid, hallelujah sa inyong lahat. Salamat, salamat, salamat. Narin po ang dahil pong nanonood, mga kapatid. Pinapaabot po nila ang kalakasang espiritual sa bawat isa sa atin. At gusto ko lamang po ipatutuo yung biyahe po namin sa Dabupang City the other day na gusto kong ulitin, last brother Nolin, mga kapatid, na pumunta po ay sa gate pa lamang po na sa may toll gate ng Binalonan going to Dabupang. Hindi po kami pinayagan po doon na pumasok dahil ano po kami test kung ano yung sinasabi namin, mga kapatid. Hindi naman po namin alam, mga kapatid. So, sa pakikiusap po namin, talagang hindi po pumayag doon sa Binalonan, mga kapatid. Then, ayaw ng Panginoon na talaga ay magsinungaling kami, mga kapatid. Kaya, sumunod kami. Ang ginawa naman po namin, lumipat po kami sa Ordaneta Exit, mga kapatid, para kasi po ng Dagupan, hindi malapit yun. Hindi pa po kami pinayagan, mga kapatid. So sa pangatlo, pumunta po kami ng Carmen Exit. Hindi po kami pinayagan, mga kapatid. So, kumbaga, nag-silent prayer sa sasakyan. Nandun na po yung sumundo sa amin, si Pastor Ronald Wilson family, na sila po ay pastor niya po sa Saudi Arabia. Praise God. So, hindi po kami pinayagan sa Carmen Tollgate. Balik po kami ng Urdaneta, may nag-suggest. Pagdating po sa Urdaneta, mga kapatid, hallelujah, sa akong panalangin, una, si Pastor Ronald ang kumausap, mga kapatid. So, hindi po talaga pumayag. So, ako ay sumunod. Sabi niya, Tay, ikaw naman subukan mo. So, sa gayon ng kaparaan, mga kapatid, kinausap ko po yung sundalo, isa yung team leader sa may toll gate ng Urdaneta. Salamat, salamat sa inyo sa Urdaneta. Tayo din ay frontliner. Sabi po niya, talagang tinitigan po niya ako, mga kapatid. Tapos tinitigan po rin po siya. Sabi ko nito ang ID ko, isa akong pastor. Sabi ko, hindi ko naman matiis itong mga sumundo dahil yung hinanda nila sa Dagupan, naghihintay po sila. Tapos sabi niya, Pastor, kung ano kayo, sabi niya. Tapos nagisip po siya ng malalim. Nakatumingala po siya gano'n. O sige, ipanalangin niyo kami dahil frontliner din po ka kami. Pinakayagan ko po kayo. Iwanan niyo po yung ID niyo. Pagbalik niyo, the same faces, walang may iwan. Hindi po, mga kapatid. So, at this very moment, mga kapatid, wala akong ibang pasalamatan kundi ang Panginoon, mga kapatid. Sabi ko, hallelujah, ang Panginoon, mga kapatid, gumagawa ko siya ng pakaranan. Sabi ko, sa kabila po ng ayaw po talaga, kinuha na po yung ID nila lahat, kailangan daw po talaga yung, ano ba yun, swab test ba yun? O kung ano yung mga kaparaanan, mga kapatid. Sabi ko, hallelujah, bilang lingkod po ng Diyos, nung pinayagan na po kami, hindi ko po kayo kakalimutan. Isasama po kayo sa panalangin dahil kayo ay isa rin sa mga frontliner. Yun po, pumayag po siya, mga kapatid. So, binigyan po kami hanggang 7 o'clock. Lumampas kami na halos 10 o'clock na po kami umuwi, mga kapatid. Amen? So, at that time, hallelujah, bumalik kami doon sa gate na yun. Wala na po yung team leader, ang naiwan po niya. Yung assistant po niya. Natandaan po niya ako noong umaga. Sabi niya, Pastor, yung ID niya, hindi dito po. Kinuha ko po. Ilan kayong, sabi ko, 6 kami, 4 na matanda, 2 bata.
So, hindi naman po ang nagsinwaling dahil anim po talaga kami. At yun po yung natandaan po nila pagpasok, anim po kami. Pero yung dalawa pong kasama po namin na mag-asawa na galing po ng Bataan, hindi na po sumama sa amin, mga kapatid. Dahil meron po silang mission, magbabible study po sila kinabukasan kasi sila nagpaiwan po doon, mga kapatid. Alam nyo, harvest time sa Pangasinan, mga kapatid. Yung goal po nila, 10 churches bawat bayan. So, apat na po yung kasama po yung pastor sa Saudi na narito rin po ng Kugul. So, nagbigay po siya ng report sa akin. Sabi po niya, Tay, nag-start po kami ng Bible study. Umabot na kami ng 100 kanya. At yung hinayuan namin, meron siyang 2,000 square meters. Binigay niya yung 1,000 square meters para sa church. Magtatayo ng church, sabi po niya. Habang sinasabi po niya, mga kapatid, halos maluha-luha ako. Nagpapasalamat po ako dahil kung paano siya ginamit doon po sa Saudi, ngayon po silang dalawang magkapatid ay magpapastor po sa Aguilar at saka sa San Jacinto, Pangasinan, mga kapatid. Well, kaya nangyagal ako, mga kapatid, bago pa lamang pioneering, pero mga kapatid, yung mga kaluluwa naroon po, yung pakikinig po nila ng salita ng Panginoon, naroon po na nagpumultiply every Sunday, dumadami, at nagkaroon na po raw po sila ng love offering, and then tithe, mga kapatid. Sumusunod po sila ang nakadala, pati yung counselor, mga kapatid ng bayan, ay kanila pong nahayuan. Then, yung isang may business po, mga kapatid, yung 1,000 square meters po, mga kapatid, ay ipinagkalog niya sa Panginoon para magamit, para meron po church, mga kapatid. Amen? So, napakabuti po ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko sa kanya, ako yung galak na galak, Pastor, sa pagbisita namin sa iyo. Ang ganda ng bahay mo, katas ng Saudi, sabi ko. Pero sabi niya sa akin, hirap lang natin, Pastor, itong bahay na ito. Malapit na mawala ito at sama-sama na tayo ito. Sabi po niya. Amen. Kaya ibalik ko ang lahat ang kapurihan sa Panginoon. Muli, salamat, salamat, salamat sa ating buhay ng Diyos. Amen. Amen.